2, 1. Rolling. Action. Kung nalalaman niyo po, we are under USMG, which is ano to, ma'am? Treaty of Paris. 1935. So, na, at tayo po naman sa ilalim pa rin sa military occupation ng Amerika. Yun ang alam natin. Pero lahat po yan ay de facto non-employed actually penalty. Tinago po yan sa atin ng Presidente Marcos. Kasi alam niya po na totoong may ari ng bansa. Kung inyo pong napapansin, pati nga po ang pilit na binuburo sa isipan natin ang Maria Cristina Falls, ang Tinago Falls ay pilit na tago. Bakit? Kasi dyan po ang lugar kung saan isinilang ang totoong may-ari ng Pilipinas. At hindi pa po nangyayari yan, nakasulat na sa Treaty of Paris na siya natin ipapakita ngayon. At kung sino ang naghahawa o nagmamay-ari ng treaty na ito, ay siya ang kikilalanin ng buong mundo. Ayan po ay walang iba, kundi si Our Majesty Salvacion Espiritu Santos, Espiritu Santo Legazpi. Ayan po, si Ma'am. Nagkakilala po kami sa internet. Kami po ay naghahanap ng totoo. Dahil taon na po ang ginugol ko sa pag-aawal ng mga bagay na ito. At sabi nga, by the spirit, you shall know. So, pinapanood lang niya kami. Ang daming away na pinagdaanan. Pero, nung nakilala ko si Ma'am, sabi ko, ito na nga. So, kung ating papansahin, ang pinakamalaking kalaban po ng sangkatauhan na yung ego. Kaya nga po, puro lalaki ang sinabi kong babanggain niya dito. Pero sabi ko, hindi sila pwedeng manalo kasi we are backed by the Holy Spirit, the Holy Scriptures, and the documents, the proper documents, which are the treaties, the Treaty of Versailles, the Treaty of Paris, and the Federal Constitution, kung saan na yan po ang foundation ng ating bansa. Ma'am, okay. Paano po napunta sa inyo ang mga dokumento? Not just ito. Everything is under divine providence. The divine providence, it cannot, we don't have the right to somehow, hindi natin darating lang siya ng darating. Kasi all of us is actually guided by the Holy Spirit. Now, it is by the Holy Spirit, it is by God the Father, who actually, siya ang nagpadala lahat ng ito. Kasi parang nila, nalalabas ang katotohanan. Pero bago itong mga bagay na ito dumating, I really was working blindly. I don't know what's going on, but I know the path that I was called. And this is a journey, and lahat ng sulok ng Pilipinas, dinaan ko ang mga hindi napuntahan ng mga tao, ako napuntahan ko. Kung kailan ako naging diplomat, saka pa naman ako, napunta sa lahat ng sulok dito sa Pilipinas. At nakikita ko lahat ang mga buhay ng mga tao na nandun sa malayo, parang malayo sa civilization, pero actually malapit pa rin. Sila yung mas malapit? Sila malapit, pero ang totoo, nawala sila kasi wala ka silang boses eh. So, kasi wala silang boses, kaya ang gusto ng Diyos, yung mga naaapit, dapat kasi ipantay na ang lahat. So, ang pagbalik ko sa Pilipinas ay actually sugo eh. Ang pag-alis ko rin sa Pilipinas ay sugo din yun. Kasi kailangan lalakbay ako sa kabilang panig ng mundo para makilala ko ang mga iba't ibang uri ng mga tao. I was 30 years outside. Naging employee din ako. Nag-self-employed ako hanggang lahat ng mga uri-uring bagay sa buhay ko, dinadaanan ko rin. I've been up, I've been down, I went back up again, and then tinawag ako. So, ito na ngayon. So, ma'am, ang dami nag-claim.
ano ba daw yung alpha and the omega? Hindi nila yan talaga maintindihan. Kasi kakambal niyan ang 777. Now, we have the alpha and the omega accounts. And the 77, which is the mother of all accounts. Kasama din yan sa mapa natin. Yes. Hindi nila yan alam. Ma'am, ipaliwanag mo sa kanila kung bakit... Lumabas ang alpha omega. Sasabihin natin na ikaw yun. Uh-huh. At this is recognized sa papel ko, mandated po. At siya po talaga ang legal. At yung mga gaya na naghahanap ng susi, alam ko napakarami yung pages sa Facebook na tinatawag yung matanda na ginigising nila para sa mga Pilipino, para lumaya sila. Habang hindi ho napakatanda nung hinahanap nyo. Babae po, hindi ho lalaki at hindi siya kasabi na Iglesia ni Cristo. Dahil si Cristo po ay nasa atin lahat, nasa puno natin. Hindi po siya nasa isang simbahan lang. At kung sinasabi nyo na siya na makaka-interpret, siya na makaka-intindi, mali po yan. Kasi siya yun, siya yung susi. Pakipaliwanag nyo po, pati yung atlas, pati yung... Okay. Yung saan nagmula yung 777? Well, actually, itong 3D Paris ay tapong dilim. Itong sinasabi nila, nakatago, has been hidden. Kasi kasama din ito sa amin, sa Bible. Ito po yung sabi sa Revelation na lahat ng nakatago ay i-reveal. Oo. Ilalabas. Sa so, end of days. So, ang ano nga ito, lady, nandito ang globe. Sa first page lang, nandiyan ang world atlas. So, ang buong mapa ng buong mundo, sa first page niya, nandiyan na. Mm-hmm. Pero, ang ano kasi, dito sa huli, dahil may agreement na ang Pilipinas lalabas ang may karapatan sa lupa sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas din, nandito din ang mapa ng Pilipinas. At kung saan nagsasabi po na atin ng Spratly, nandito atin ng Sabah. Ang Borneo atin. Ang Borneo kasi, ipinaparent yan ng British colony sa Borneo. Kaya yun ang katotohanan yan is yun ang nangyayari na yan na lahat ng mga yan belongs to the sovereignty of the Philippines. Yan. So, dito din, sa Treaty of... Ito ang Blue Book of Redemption, ano? Ito dito po ang talagang Book of Redemption. Oo. Nandito lahat, ito ang... Yan ang Treaty of Divine Highlights. Ito ang Treaty of Divine Highlights. Dito po nakasulat, lo and behold, there come a time that a spirited lady in the south, miles away in the far east, shall rise and be called Queen of Flower, Queen of Peace, Queen of Light, Queen of Salvation, which is her name, Salvation, Queen of Power, Queen of the South, Queen of her motherland, and the Anointed One by the Creator through the Holy Spirit. This ties up. It goes to the end na naman yan. Naku, Diyos ko baka kagutay-gutay. Pero nakaano po siya ng wax. Oh. Ayan po. With the sustained challenge that she had encountered in search for the truth and understanding for her people, painstakingly submerged herself so that peace, unity, love, and brotherhood will be achieved for grace of salvation and redemption. The Lady of Salvation, the Alpha and the Omega, for the darkness is passing away and the real light is already shining. So, sa mga may tenga na gustong makarinig, inyo pong dinggin, at sa mga may mata na gustong makakita, pinapakita na po namin. Sa ayaw pong maniwala, ay kami po ay sorry para sa inyong kaluluwa dahil na ang habal po nito ay ang scriptures, hindi po ito basta isinulat. Gabay po ang salita ng Diyos para sa paggawa ng treaty na ito. Dito din sa ano na ito?